Keep all the days.
For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called the Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. As our opening hymn, let us listen to the song, What Child Is This? So we pray and let's continue to focus on Christ, the very reason for this season. Lord, you know the pains, the struggles, the hardship, the burdens that we face, Lord God. But we thank you. Through you, we can find peace, hope, love, and joy, which only you can give. Salamat po, Panginoon. Right now, assure us of your unfailing love, Lord. Thank you for opening up our eyes na magdiriwang po kami, Panginoon, na may pagtatagumpay. Dahil ikaw ang Diyos na pinanganak, namatay, muling nabuhay, kaya naman kami din po ay may katiyakan ng pagtatagumpay. Continue to bless each and every one of us, O Lord. Especially ang anak mong gagamitin na magsasalita sa amin ngayong gabi. Give her the wisdom, O Lord. Continue, Lord, to lead us tonight as we worship you in spirit and in truth. We thank you, Lord, for your birth, not only in this world, but in our hearts, in our families, and in your church. Help us, Lord, bring the message of hope, love, and faith
joy, and miracles. Miracles, Lord God, to the people around us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sister Leslie Ann Sunshine Binasoy will read to us the scripture reading. For our scripture reading, it is taken at the book of Luke, chapter 2, verses 1 to 7, and it says, "At that time, Emperor Augustus ordered a census to be taken throughout the Roman Empire. When this first census took place, Quirinius was the governor of Syria. Everyone then went to register himself, each to his own hometown. Joseph went from the town of Nazareth in Galilee to the town of Bethlehem in Judea, the birthplace of King David. Joseph went there because he was a descendant of David. He went to register with Mary, who was promised in marriage to him. She was then pregnant, and while they were in Bethlehem, the time came for her to have her baby. She gave birth to her first son, wrapped him in clothes, and laid him in a manger. There was no room for them to stay in the inn. Praise be to God. Amen." Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid. Mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga puso at isip for the Christmas message by Sister Marites Santos. Ang mensahe, mga kapatid, before we magkakaroon mo tayo ng meditation sa isang song titled This Little Child, let us meditate on the song offering. May mapagpala po tayo sa mensahe ng awitin. Who would have thought that long ago, so very far away, a little child would be born and in a manger laid? And who would have thought this little child was born the King of Kings, the son of just the carpenter, but for whom the angels sing? And who would have thought that as he grew and with other children played, this child with whom they laughed and sang would die for them someday? And who would have thought this little child could make a blind man see, feed the hungry, make rich the poor, and set the sinner free? Oh, who would have thought this little child was who the prophet said would take away the sins of man and rise up from the dead?
Many years have come and gone, yet this world remains the same. Empires have been built and fallen, only time has made a change. Nation against nation, brother against brother, men so filled with hatred, killing one another. And over half the world is starving, while our banner of decency is torn. Debating over disarmament, killing children before they're born. And fools who march to win the right, to justify their sin. Every nation that has fallen from within. Yet in the midst of this darkness, there is a hope, a light that burns. This little child, the King of Kings, someday will return. And I believe, and I will always see this little child is the King. And I believe, and I will always see this little child this little child is who the prophet said will return to judge this world, the living and the dead. Oh, can't you see that long ago, so very far away, this little child, our only hope, was born. Mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga puso at isip for the Christmas message by Sister Marites Santos. Salamat po, Brother PJ. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay naririto upang patuloy na mag atin pong pagbulay-bulayan at atin pong pag-aralan ang atin pong teksto sa gabing ito. Ang atin pong teksto sa gabing ito ay matatagpuan sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7. Ang pagsilang ni Jesus. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sinso sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Sirenyo ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David. Sapagkat siya'y mula sa angkan ni David, kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol
at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos na aming Panginoon, muli kami po ay naririto, nagpapakumbaba Panginoon sa iyong harapan. Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin pong patuloy na pagpupuri sa iyo, Panginoon, pagsamba sa iyo at paggunita sa iyong kapanganakan, Panginoon. Panginoon, maghari ka po sa bawat isa sa amin. Panginoon, mangusap ka po sa iyong abang lingkod upang sa ganun po ay amin pong, akin pong mai-deliver ng maayos po ang iyong mga salita na gusto mo pong ipabatid sa amin sa gabing ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ating teksto na binasa, pinamagatan ko itong, is there a home for Jesus in your heart? Sinabi dito, sa pagkakaroon ng unang census, ayon sa utos ng Emperador Augusto sa lahat ng nasasakupan ng Roma, sa pamamahala itong computer ko. Sorry po. Sa pamamahala ng gobernador ng Syria na si Sirenio, kung kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpadala. Mula sa Nazareth, isang lungsod ng Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya ay mula sa angkan ni David at kasama niya si Maria na kanyang magiging asawa upang magpatala na noon ay nagdadalang tao na. At habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki, binalot ng lampin at inihiga sa sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Tingnan naman natin ang kwento sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 1, Talata 18 hanggang 25. At ito ang sinasabi. Isinilang si Jesucristo. Ito ang naganap ng ipinanganak ni si Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin siya itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria
hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Kung si Jose ay mula sa lipi ng o angkan ni David, Haring David, bakit wala silang matuluyan na kahit isa man lang kamag-anak? Lalong-lalo na sa sitwasyon ni Maria na noon ay nagdadalang tao. Ayon sa ating teksto sa verse 6, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. It means, mga kapatid, may panahon pa sana na maghanap sila ng matutuluyan na kamag-anak. Subalit marahil ay ayaw tanggapin ng mga tao, ayaw silang patuloyin dahil iniiwasan nila ang alingas-ngas ng mga tao. Ito'y magdudulot ng kahihiyan sa kanila sapagkat noong unang panahon, mga kapatid, ang kasal ay napakasagrado. Kung hindi pa nakasal ang isang tao at nabuntis na, ito po ay nagbibigay ng kahihiyan sa pamilya, di po ba? Kaya siguro marahil iyon ang inisip ng kanyang mga kamag-anak kung kaya't hindi sila pinatuloy sa kanilang mga tirahan. O marahil ay niloob ito ng Diyos na doon isilang ang Panginoong Jesus para itanyag ang kanyang pangalan. Manger o sabsaban, sa literal, isang malaking kahon na lagayan ng pagkain ng mga kabayo, asno at iba pang mga hayop. Dito sila kumakain at nabubuhay. Sa spiritual naman, marahil niloob ito ng Diyos Ama na dito ihiga, dito isilang ang batang si Jesus sapagkat sa kanya magmumula ang pagkain na nagbibigay buhay. Sa nagbibigay buhay sa taong naniniwala at nananalig sa kanya. Ang hula ni Propeta Isaiah ay narito na, "A son is given, the King of Kings and the Lord of Lords." Isinilang si Jesus ang magliligtas sa kasalanan ng sangkatauhan. Si Jesus na siyang katuparan ng ating buhay at katugunan ng lahat ng ating mga hinahanap. Ang Mesiyas ng Pasko ang magdadala ng kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa bawat tao. Sa Juan kabanata 3 talata 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, ipinadala niya si Jesus upang magbata at tumubos sa mga kasalanan ng kasalanan na dapat sana ay tayo ang magbayad. Ipinadala ng Diyos Ama si Jesus hindi lamang para sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanang tao na katulad ko at para sa buong sangkatauhan. Pag-ibig na siyang tunay na diwa ng Pasko, na siyang lagi nating kinakanta, kinakanta natin yung ang Mesiyas ng Pasko. Ang Mesiyas ng Pasko, kapayapaan sa buong mundo. Tapos, ano na? Ang Mesiyas ng Pasko, kapayapaan sa buong mundo. Magmahalan tayo. At ang Pasko na naman, Pasko na naman, o kaytulin ng araw. Tapos,
ang Pasko, Pasko na naman ang pag-ibig naghahari. So makikita po natin yung sa Bible, sa very heart of the Bible, yung John 3:16 is pag-ibig. Tapos ang diwa ng Pasko ay pag-ibig. So ang atin pong isabuhay, dapat po na ating isabuhay ay pag-ibig. Isinilang si Jesus ng walang bahay na natulugan at hanggang sa kanyang paglalakbay at pangangaral dito sa lupa ay wala siyang permanenteng tahanan. Kaya nabanggit sa Mateo chapter 8 verse 20, sa magandang balita Biblia, sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang matulugan o mapahingahan ang anak ng tao." Tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili. Mga kapatid, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos ay namatay at nabayubay si Jesucristo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Subalit iniwan niya ang banal na Espiritu Santo na siyang makakasama natin sa habang tayo ay naglalakbay dito sa lupa. Ang tanong, mga kapatid, is there a room for Jesus in your heart? Andyan siya na kumakatok. Pagbubuksan mo ba? At nakahanda ka ba na tanggapin siya? Nakahanda ka bang papasukin ang Mesiyas ng Pasko? Welcome home for Christmas. Your home is a special place. Home is where love resides. Home isn't a place, it's a feelings. The Bible tells us that when God was looking for a home, a place to live with the people God loves best, He chose to make His home among us. Kaya nga mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso para makapasok ang batang si Kristo at hayaan nating kumilos siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat si Jesucristo ay pag-ibig. Sapagkat kung si Jesus ang naghahari sa puso mo, iba yung kagalakan, kapayapaan, at higit sa lahat ay may tunay na pag-ibig sa ating mga kapwa. Sapagkat ito ang tunay na diwa ng Pasko na ating ipinagdiriwang. Kung naghahari ang pag-ibig sa ating puso, tayo ay makikilala bilang alagad ni Kristo sapagkat sinabi nga dito na ang si Jesucristo ay pag-ibig. Ang Mesiyas ng Pasko ay ang hatid ay pag-ibig sa lahat ng mga tao. Nawa ang pag-ibig at kapayapaan ay tumimo sa ating mga puso, maghari sa ating mga puso upang sa ganun ay ating maisabuhay ito, mapakilala sa lahat ng mga tao, sa lahat ng ating mga nakakasalamuha na tayo ay alagad ni Kristo, tayo ay anak ng Diyos. Sapagkat hindi tayo matatawag na anak ng Diyos kung namumuhi tayo sa ating mga kapatiran. Sapagkat sinabi ni Jesus na ang anak, hindi ko kikilalanin, hindi makikilala ang isang tao na hindi umiibig sa kanyang kapwa-tao kung hindi niya minamahal si Kristo. Kung mahal niya si Kristo, dapat mahalin din niya ang kanyang kapwa-tao. So maraming salamat po at nawa ang mga mensaheng ito ay tumimo sa ating mga puso. Tayo po ay manalangin.
Salamat o Diyos sa mga salita na amin pong napakinggan. Magsilbing kalakasan nawa namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat po sa pag-ibig na hatid ni Kristo. Salamat po sa mga pag-ibig na hindi nagmamaliw. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala na po isa mo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na paggabay at pag-iingat mo sa bawat isa. At salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Amen. Amen. Maraming salamat, yes. Sister Marites, sa napagandang mensahe ng Basko. Salamat po. Bilang pangwakas na kanta, pakinggan po natin ang Bituing Natatangi to be followed by closing prayer, Pastor Danny Vitat. Oh,
Tayo manalangin, mga kapatid. Tunay nga po, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa gabing ito sapagkat dumating ka na, Panginoon, sa aming mga buhay. Nakilala ka namin, Panginoon, bilang tagapagligtas at mesyas ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mensahe mo ngayong gabi, Panginoon, na amin pong na pakinggan. Nagpapaalala sa amin, Panginoon, kung gaano po ang humility o ang kapababaan, Panginoon, ng iyong kapanganakan. Tunay nga po, O Diyos, ng iyong kapanganakan ay nagpapahiwatig, O Diyos, ng bawat susunod sa iyo ay kailangang mapagpakumbaba. Kailangang maging servant ministry, Panginoon, ang amin pong dapat ipamalas sa aming kapwa. Hindi dapat, Panginoon, ang kami laging nauuna, bagkos kami dapat ay mapagpakumbaba. Salamat, O Diyos, sa mensaheng ito namin pong ipinabatid ngayong gabi, sapagkat nakita po namin na pagdating po ninyo, Panginoon, sa lugar na iyong ng iyong mga magulang, Panginoon, doon sa lugar na iyon ay wala ng lugar para sa pamamahingan, wala ng room, Panginoon, upang ito ay mas maganda sana, Panginoon, na lugar na kung saan ay makapagpahinga ang buong pamilya. Subalit, O Diyos, niloob mo na ikaw ay ipanganak, Panginoon, sa sapsaban bilang ipamalas sa amin, Panginoon, ang kapakumbabaan, ganyan din, O Diyos, ng katulad ng sinabi ng amin pong mensahero ngayong gabi, na kung saan ikaw po ang tinapay ng buhay, na kung saan, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, ang bawat mananampalataya sa iyo ay kailangang mamuhay ayon sa iyong salita. Ganyan din po, Panginoon, sa panahon namin ngayon, mayroon pa ba, mayroon na naway sa aming mga puso, mayroon nawang lugar sa amin mga puso ang pag-ibig. Mayroon nawang lugar sa aming mga puso ang pagtulong, ang pagmamalasakit, ang pagpapatawad, ang pakikipagkasundo. Naway ito'y makita sa mga puso po namin. Naway ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay may lugar sa aming mga puso, sapagkat kung nasaan ka, Panginoon, kung nasa puso ka namin, Panginoon, dapat makita ang mga bagay na ito. Ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, ang pagmamalasakit sa aming kapwa. Panginoon, sa gabing ito, sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat. Nawa, makita po namin, O Diyos, ang kahalagahan ng tahanan. Tahanan na kung saan, Panginoon, ay dapat po namin itong pahalagahan. Sapagkat dito nakatira ang buong pamilya, dito makikita, Panginoon, ang shelter kung saan kami po'y makapagpahinga ng komportable. Naway, gayon din po sa aming mga tahanan, Panginoon, makita nawa, maghari ang pag-ibig, maghari ang kagalakan. Hindi po makikita, O Diyos, sa kapahuskahan ito, sa ganda ng aming tahanan o sa dami ng aming handa sa Paskong ito. Bagkos, Panginoon, ang pinakamahalaga sa lahat ay makilala namin ang aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas ng aming buhay. Nawa, ang bawat ina, ang bawat ama at mga anak sa loob ng tahanan ay magkaroon sila ng lugar, pagkalooban nila ng lugar, ang Panginoong Jesus na maghari sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. Sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang gabing ito sa amin pong pamamahinga. Salamat po, O Diyos, sa kagalakan, sa kapayapaan, at sa masaganang mga biyaya, Panginoon, na patuloy po naming natatanggap. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen.
Amen. At ngayon, inyong tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at ganyan din ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, ang siyang patuloy na maghari sa ating mga puso at ang patuloy na pangunguna at paggabay ng Banal na Espiritu Santo ang siyang sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Born unto us this day, the Savior. Gifted from heaven to a manger. Hope of the world alive for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out his praise. It's Christmas, born is the King, rejoice.
Yan, purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Minsan pa po, isang mga pagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po natin si Sister Seni. Sister Seni, Pastora Seni Tapat from Kwan po. Siya po ay galing from UK, Sister, Pastora. Yan, good evening po. Sabang arabi ho, Pastor. Then, and aming nakakapsan. Amen. Eretto po. Yan po. Eretto po. Galing po siya dati dito sa Israel. Kaya alam po niyang maghibro. Welcome po. At sa lahat po ng mga kapatiran na dumalo ngayon, thank you po. Kay Brother PJ sa ating preacher, sa ating Bible reader, sa lahat po kami po ay nagpapasalamat, mga kapatid. So bukas po ay mayroon po tayo, ito po yung huli po nating virtual simbang gabi, December 23, ang ating pong preacher ay si Pastor Michael de la Cruz. Ang ating pong liturgy ay si